Mananampalataya tayo. Amen. Amen. Mga mananampalataya tayo ng Panginoon. Kaya pahirap man, nawawalan ka man, nanghihina ka man, Lord, hindi ako titigil. Lalo na yung masira yung relasyon ko sa iyo, hindi ako titigil kasi mananampalataya ako. Yung salitang sumampalataya, ang mabubuo doon, dalawang word, sumampa, it means sasakay ka, at lahat itataya mo. Kung sasampa ka lang din naman, sa Diyos mo na isampa. Kung tataya ka lang din naman, sa Diyos mo na itaya, walang natalo na tumaya sa Diyos. Amen. Kung sa tao ka, sasampa, talo ka dyan. Kasi kung yung sinampahan mong tao ay mamatay, ano na nangyari? Pero pag sa Diyos ka sumampa, itinodo mo na, Lord, talagang ibubuhos ko na lahat, itutodo ko na sa iyo. Alam niyo yung tumodo sa Panginoon, mamaya makikita niyo may mga taong tumodo sa Diyos, at praise the Lord, hindi sila napahamak dahil itinodo na nila sa Diyos. Gawa chapter 5 verse 40, pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Kasi ho, ang taya dito ng mga disipulo, hindi pera. Ang tinaya nila dito, kaya grabing boldness nila, buhay. Kanino nila tinaya? Sa Panginoong Jesus. At walang nalugi na nagtaya sa Panginoong Jesus ng buhay. Ito ho, tinan nyo ang sabi. Ipinahagupit, ipinapalo ang mga disipulo at pinagbawalan silang mangaral sa pangalan ni Jesus, pero pinalaya sila. Tingnan niyo ang ginawa nila sa 41. Nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak. Sino dito ang ganon? Nilati ko ka na. Hinampas ka na ng hinampas. Pero pagtapos ng hampas, pinakulong ka pa. Paglabas mo, masayang-masaya ka. Sino ganon? Sabi ko, magrabe naman ito mga apostol na to. Binugbog na sila, ha? Ito na, galak na galak sila sapagkat ninarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Masayang-masaya mga disipulo dahil may pangaran nila yung Jesus nila. Amen. Itong pinakamalala, pinagbawalan sa 40, pero ang ginawa nila sa 42, at araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagtuturo at nangangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. Pinagbawalan, pero nagtuloy-tuloy. Ano? Ang ginawa nila, araw-araw. Sabi ng mga saserdote, mga high priest, okay, huwag ka na mangaral kay Jesus Christ na yan. Huwag nyo na yan ipangaral na yan ay Mesias. Nagpapagali, huwag nyo na ipangaral yan. Pero ang sabi nila Pedro, nila Juan, kayo na ang umusga. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Kahit ano pang mangyari, kapatid, huwag na huwag mong tatanggalin yung tiwala, pananampalataya mo sa Diyos. Huwag na huwag. Kahit ano pa mangyari. Ito na, babanggitin ko na sa inyo. Yung mga tao ho, na kahit nasa kapahamakan sila, nasa gitna sila ng buhay at kamatayan, nanindigan sila, mananampalataya sila sa Diyos. Daniel chapter 3 verse 18, sabi ni Nebuchadnezzar, totoo ba, Sadrach, Meshach at Abednego na hindi kayo lumuhod sa pinagawa kong rebulto? Sabi ng tatlo, totoo po, mahal na hari. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyo mga Diyos na sinasamba sa ribultong ginto na pinagawa ninyo. Ang harap nila, yung mismo nagpagawa ng ginto. Ganon sila katapang kasi ang kanilang pananampalataya wala sa tao. Nasaan? Nasa Diyos. Dahil sa Diyos nila binigay ang pananampalataya, sumampa sila sa Diyos at lahat itinaya nila, ano mangyari? Napahamak mo ba? Hindi sila napahamak. Kapag sasampalataya ka sa Diyos, itodo mo na. Kahit ang quote-unquote na itataya mo ay ang buong buhay mo. Kaya po ba natin gawin yun? Sa Diyos na.